Karambola sa DWIZ. Programang sasamuhin ang iba't-ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIZ. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't-ibang mga isyu. Karambola sa DWIZ. Programang pwede kang mag-unsak, pero pwedaw, pwede ka rin maskran. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programang Karambola sa DWIZ. Karambola! Magandang umaga, Karambola sa Aliw 23. Ngayon, October 3, Tuesday. Ako si Conrad Banal, kasama natin si Joel Laksamana. Mamaya-maya si paring Jonathan de la Cruz at si attorney Trixie Cruz Angeles. Nasa biyahe. Buwabiyahe. Buwabiyahe. Buwabiyahe papuntang Baguio. Papuntang Baguio? Oo. Actually, gusto kong tanong, sabi niya, Tam-Awan Festival. Parang alam ko yun eh, Tam-Awan. Pero it's two words. Sa kanya, ginawa niyang one word. Kaya pakabali ako eh. So, paano yan? Yung Baguio, nandun si Jenny. Oo nga eh. Nandun, nakapuro sa north. Na signal number 2 na sa Batanes. Uh-huh. So, maulan dyan sa Northern Luzon. Dito rin sa Metro Manila, makulimlim. Pero wala namang ulan. Maambon. Okay, bukod sa Aliw, Channel 23, mapapanood nyo kami sa aming website, dwiz882am.com. Ida-download ang aming app para yan sa anumang klaseng cellphone. Live din tayo sa Facebook at sa YouTube. Naku po, napaka-active ng aming comment section dyan. Sumali kayo. Sigurado, sasaya ang inyong araw. Kung gusto nyo rin sumali sa aming discussion, meron tayong text line 0999-376-768. Okay? Tayo po ay mapapanood sa Aliw 23, sa Sky Cable Channel 72, Signal Channel 24, TV Plus Channel 27, GMA Affordbox Channel 32. Kahit na anong TV device mo, pare. Kahit, oo. Oh. Mahahanap mo yan kung meron kang box. Yung mga box na sinasabi. Yan, mahahanap nyo ang Karambola sa Aliw 23. Okay? Yeah. Good morning. Meron bang birthday, pare? Wala akong. Hindi mo birthday ngayon? Hindi, pare. 83 days before Christmas. Yun ang malapit na. Naghahanda na ba? Oo. Naghahanda na yung mga inaanak ko, eh. Nagko-compute na mga tao paano na mapapatagal ang kanilang pera. Okay. Mahirap ang buhay. Oo. Kaya daw ho, bumagsak ng maigi ang satisfaction rating Pangulo. Approval and trust rating sa tao. Oo, marami. Ano yan? Approval, trust, satisfaction. Sinusukat po lahat siya ng Pulse Asia. Mm-hmm. O siyempre, yung mga mababasa nyo sa dyaryo o yung mga sa television, ano lang ho yan, on the surface lang. Kumbaga, skin deep. Ano ba tawag sa skin deep? Skin deep. Balat o, lang. Mababaw. Balat lang, mababaw. Mababaw po. Kailangan tignan nyo yung buong survey para makita nyo ang total picture. Kasi kanya-kanya nang ang interpretasyon. Mm-hmm. Depende sa kiling ng media outfit. Okay? May kanya-kanyang kill. Pero credible to. Pulse Asia tsaka Focus, di ba? Credible. Ang Pulse Asia nag-survey ngayon, few days before, yung Publicus. Okay? Pero ang mga media, siyempre, may kanya-kanya silang tingin. Oh. Interpretation dyan. Halimbawa, yung nag-survey mismo, ang sabi niya kung bakit daw bumaba ang kumbaga rating, approval rating ng presidente, dahil doon sa pangako niya daw, nagagawing 20 pesos per kilo ang bigas. So, hindi raw natupad yun. Kaya yun ang kanyang tingin kung bakit bumaba ang rating ng presidente. Okay? Tapos may advice pa siya, ito si Holmes, no? Si ang presidente po ng Pulse Asia. Credible yung survey niya, pare, di ba? Para sa iyo ba, ikaw, tingin mo, credible? Yeah, okay sa akin. Pero sometimes yung numbers kasi, this is a mathematical equation. And, may gross net, yun ang gusto you ko malaman. You need another survey to prove or to confirm.
certain points in this survey. Yeah. Hindi ko din i-dispute yung survey results. Tama, ng Pulse Asia. Pero yung para to conclude na ang dahilan ay yung presyo ng bigas, mahirap pong gawin yun sa on a mere survey of approval and disapproval. Kailangan may sariling survey why bumaba ang ratings ng well, lahat naman sila bumaba pa rin, Joel. Pag tinignan mo yung totoong survey, yung survey mismo, yung original, yung results. Mm-hmm. At hindi ka umasa sa mga dyaryo. Kasi yung mga dyaryo sinabi, ang sinabi lang Marcos and Duterte approval down. Meron nga isang dyaryo sinabi, okay daw ang Senate President at House of Representatives. Hindi, bumaba rin sila. Bumaba nga rin, pero yung isang dyaryo sinabi, okay sila. Okay? Ay, teka, kilala ko yata ang dyaryo mo. Busing! Okay. Hindi ko na nga sinaba pangalan, binuko mo pa eh. Erase. Okay. Ang bagsak po ng approval ng presidente, 15 percentage points. Nung Hunyo, nung survey nung second quarter, siya ay nasa 80%. Mm-hmm. Bumaba yan ng 15 percentage points. Nagpunta sa 65. It's not bad. Ang 65% po na approval rating, sa ibang bayan, nagpapakamatay na dyan ang mga presidente. Sobrang ganda na yan. Di ba? Yung mga 30% sila, galing-galing na ng ano nila. But then again, sa ibang bayan ho kasi, lalo na sa mga advanced countries, yung mga medyo developed countries, advanced sa kanilang information. So marami nakukuhang information ng mga tao and well-informed sila. Kaya yung 30% ay maganda na. Pero dito sa atin, yung 65 ay napakaganda na rin na rating niyaan. Kasi, pero noong June, nasa 80 siya. Mm-hmm. That's not sustainable. Yung ganong kataas? Ganong kataas na rating. Bakit hindi sustainable? Bakit hindi sustainable? Eh, laging may nangyayari. Ah, okay. Oh, sino ba ang ituturo mo? Siyempre, pag ikaw ang presidente, ikaw ang target. Ikaw ang tatama. Kaya nga, mas malaki yung kanyang bagsak kesa sa Vice President Sara Duterte. Kasi si Sara Duterte, noong Hunyo, 84% approval. Nag-73 na lang nitong September. So, that's a drop of 11 percentage points. At dalayan malamang ng mga issue nung CIA. September, oo. Kasi September 23 po yung survey. September 23, sinisimulan na siya noon. Okay. No, sinisimulan na siya noon. Binibinay na siya noon. Binay operation na sa kanya noon. Hmm. Pero dito, makikita mo kung bakit pareho silang bumababa. Eh, in effect pa rin yung sinasabing unity, tandem. Mm-hmm. Pareho silang tinamaan na mga nangyayari po na sa ating paningin, eh, nangyayari naman sa buong mundo. Alin yung sinasabi natin na yan? Inflation. Malaking dagok yan sa mga citizens of the world. Pati sa Pilipino. Yung oil, yung shortage ng bigas na ano naman, artificial, no? Ang Senate President po, 50% naging 56. Hindi, 56 naging 50% ang approval. Ang Speaker from 50, ito malaki-laki rin. Mm-hmm. From 52 to 41. Mm-hmm. Yan po ang Speaker. Ang Supreme Court, ganun din. From 44 to 34. Lahat sila bumaba ang approval rating. Okay? That's an indication of general discontent, pwede na natin sabihin. Okay. Among the population. Okay? That's an indication. Ito ho ang maganda dyan. Yung bang hindi na approve sa performance ng Pangulo at ng Vice President at ng mga top five officials, naging disapprove po ba sila? Mm-hmm. Yan. Extreme. From approval to disapproval. Kasi pag yan ang nangyari, sa aking tingin, from approval to disapproval, napakalala
ng sitwasyon sa tingin ng ating mga mamamayan. Di ba? From approval to the extreme of disapproval. Hindi ho ganun nangyari. Ang nangyari, may mga umalis sa approve, nagpunta sa disapproval, pero hindi malaki. Mas malaki yung napunta sa undecided. Okay. So how do we interpret that? Okay? Analyze natin yan. Yung mga undecided na yon, malamang naghihintay pa rin ng posibleng measures ng government o ng ating administrasyon, pamahalaan, para makita nila kung magkakaroon ng resulta. Mm-hmm. Okay? May mga pending resolution. Pero isa rito, pare, kapansin-pansin. Yung disapproval rating ng presidente from 4%, naging 10%. Mm-hmm. 4% to 10%. 6% lang yan. Maalalahanin nyo, ang binagsak niya sa approval ay 11 percentage points. Mm-hmm. So, yung 10% po na disapproval, hindi ka bahabahala yan. Okay? Si Sara Duterte, from 2% disapproval, napakababa nun. Mm-hmm. 2% lang ang kanyang disapproval noong June. Kung maalala mo. Eh, ngayon pong huling survey, September, 5% lang ang kanyang disapproval. Malaki yung in between, undecided. Ito ho ang napansin kong malaking change sa disapproval. Kay House Speaker Ferdinand Martin Romualdez, ang overall niya ho, ay mababa pa din ang disapproval. Speaker, 14%. Ngayon September, noong June ay 8%. Mm-hmm, mm-hmm. Pero ito ang kapansin-pansin dito. Mm-hmm. Among the socio-economic classes, no, yung ABC. Ayan ang actually gusto kong talakayin sana. DE. Oo, okay. Para si Martin Romualdez po, from 10% dissatisfaction noong June sa ABC, mm-hmm. Ito yung mga right. Nakakaangat sa buhay. Naging 30%. Okay? 30% from 10% to 30% disapproval. Kay Speaker yan. Sa ABC class. Mm. Kay okay. Speaker. Ngayon, yan ho ang malaking kapansin-pansin dyan. Ang gusto ko saan talakayin sa kay Presidente Bongbong Marcos. Okay. Mula sa AB, sa class ABC. Again, ito okay. Yung mga nakaka-riwasa, gaya mo pare. Nag-drop ng over 20 points. So, 22. So, from 75% to 53%. Yan, malaki yan. Malaki yan. Now, yung sa class E, ito, ostensibly, ito yung mga nagdala talaga sa kanya, nagpapanalo yung nung panahon well, ng halalan. Malaking kasi yan ang malaking portion. 80, malaking, mas maraming tao right. Sa class E. Mula 82% to 53%. And then, 12 points sa class D. 29 points so ang binagsak sa class E. Sa class ng D, presidente. From 80% to 68%. Now, ito lagi natin tinatalakay sa programa to, Conrad, di ba? Ito yung sinasabi mong mga nagugutom, nahihirapan ngayon. Wala kasi silang, wala silang, elbow room. Ano ba tawagin natin niya? Elbow room. Walang pataan. Pag may nangyari, Sapul agad sila. Yang class E, tumaas man ang... Halos kahig to kapatid. Pagkita ngayon, binisipin na kagad ng pagkain niyan. Dyan na yung mga... Hindi, ako yata yun. Anyway, hindi naman. Pero, malapit-lapit na ron. But what I'm saying, right, that's a very significant drop sa class. 29%. Pero sa ABC rin po, 22 percentage points ang binaba ng approval ng presidente. Sino pa mas maingay pag ganyan? Sa ABC? Well, ABC mas maingay. Mas maingay. Kasi yung ABC social po, yan yung mga well-informed. Okay. Yan yung mga nagbabasa ng mga national dailies. Mm-hmm. Okay. Okay. Kaya nga, meron significance sa akin yung 30% sa ABC ni Speaker. Okay. Hindi ba effective yung advice ng police reporter kaya? Kasi ito mga nagbabasa ng dyaryo. Yung mga releases sa dyaryo, yung mga turo-turo, raid na mga warehouse, mm-hmm. Yung mga ganyan, upakan si Sara.
Eh mukhang hindi effective. Kasi bumagsak ka ng ganyang kalaki. 30% disapproval. From 10%, 20 percentage points. Ano sa tingin mo, pare? Ha? Pero by the way, police reporter, hindi effective. Eh, dapat, actually, mga ganyang survey. Eh, ikaw eh, mahusay ka dyan sa ganyan tingnan, sa image tingnan building. Muna, tingnan muna kung bakit kaya ako bumababa ng ganito. At effective ba yung ginagawa natin? Right. Back to the drawing board. Back to the drawing board, pag ganyan. Ganon din ang presidente. Well, silang dalawa magpinsan, napakalaki na. Pati si Vice President, pati si Vice President Inday, nag-drop across socio-economic classes. Oo. Sa highest sa Class E, 76% from 84%. Oo. Class D, 68% bumaba mula sa 80%. Okay. Now, sa Class ABC, well, 54% from 70%. Good morning, Parin Jonat. Morning. Morning. Ano, morning. Kumusta ba sa... Tacloban. Tacloban. Tacloban, sir. Mukhang relevant yung iyong... ano, okay naman. Pinyahid doon. Ah. Okay naman ng Tacloban. It's a bustling... I know. It's a city. It's back. Na-repair na ba yung Daniel Romualdez Airport na yan? Medyo nare-repair. Medyo? Medyo nare-repair. Hindi pa masyado, pero... Sa 10 taon na yung Yolanda. It's being repaired. 10 taon na yung medyo, Yolanda. Medyo mabigat-bigat na. Mabigat-bigat. Oh. Eh, importanteng ano yan eh. Importante ano kasi ang laking area sineservice niyan. Pati summer sineservice. Leyte summer yan eh. Leyte summer. So, pero okay naman. I think that particular terminal part of the country is no is getting busier. May terminal na. May terminal na. Oh, pero hindi pa yung gaya ng terminal na expected dati kasi dati it's supposed to be an international airport. Eh. Wala nga na wala. Oh, wala na nawala na yun. So, pero sino ba nakaupo? Mm. Oh, eh, nagwo-work out sila. I think that's being work out right now. So, ano masasabi mo rito na ang laki ng drop? Oh, actually, we're sa ABC. Analysis until paralysis. Ang kanyang disapproval umabot na ng 30% from 10% sa ABC. Oh, tapos kung yun at tinatalakay. Sabi ko baka hindi social classes yung advice ng mga police reporter, yung mga ready na natin yan. Baka na, back to the drawing board. Back to the drawing board. Baka hindi ganun ang approach, ano? Kailangan mabago siguro. Oo. Dapat siguro sabihin sa mga police reporter, let the speaker be the speaker. Yan. Let him be a police. Huwag niyo siya i-drawing na hindi siya yun. Oo. Yung mga nagtuturo, hindi siya yun eh. Let him He's a Harvard graduate lawyer. Kailangan... He's a lawyer. He's a corporate person. Hindi siya police. Hindi siya police. Hindi police character. Okay. Hindi siya... Hindi siya nagtuturo. Tumbi himself siya kamukha dati. Look, I can understand the strategy. Picture him as a hands-on, sleeves rolled up by pa executive. He's in the legislature. Going to the ground. Yeah. He's in the legislature. Eh. So, let him be the speaker. Let him be the speaker. Yun ang maganda. Wag na yan. Yung mga ganun ng gimmick, hindi. Makikita ng tao yun. Eh. Let it be. Let it be. Sa... Ang presidente po, President BBM, in terms of geographical location, ano, NCR, Luzon, Visayas, Mindanao, more or less even siya dyan. Sa approval, more than ang pinakamababa niya, Mindanao, 60% pa rin. At saka ang NCR, 60% pa rin. Matataas yan. Same with Mindanao. 60% po. Matataas yan. Ang overall niya, 65%. Ay, napakataas po noon. Kagaya nga na sinabi ko. Ang hindi maganda lang dito, bumagsak siya from 80. But my point is, at 80%, unsustainable. It's not sustainable. Kasi laging may mangyayari. At syempre, nakaturo sa presidente. Yes. And given the circumstances, globally, hindi lang dito. Matindi ang... Yan ang interpretation namin. Yung mga ibang dyaryo kasi, diniin agad. Yes. Pero yun nga, yung sinasabi ko, parin Jonat, napunta ba agad dyan sa disapproval? Pero sandali, hindi mas malaki yung napunta sa undecided. By the way, maganda yung sinabi ni Kong Jonat na yun, globally, I don't think there is any world leader right now who is enjoying high ratings kind of, in there. From Biden to Putin, Macron, Europe, Xi Jinping. Maski si Kishida, the Prime Minister of all Japan. All of them. South Korea, lahat sila. Nagtataka ba kayo kung bakit maraming action ng China? Kasi tinitingnan din nila yung rating ni Xi Jinping, president for life. They have a problem. Domestic
politically. Pati yan, meron din. The economy is faltering. That's very sharp. Oh, yeah. Tama nga naman. Sharp. Inflation po ang problema. And that's the result. That's ano pa rin po. Effect yan. Carry over. Nung pandemic. Oh, yes. And ng not, buong mundo. Not even ano, Prime Minister Lee of Singapore. Ang dami nila iskandal. Nagka-skandal pa. Dalawang sunod ka agad na skandal doon. Medyo mabigat. May political upheaval elsewhere in the world. Okay. Yes. That's a good point. Now, will this lead to a political upheaval? Itong ganitong klaseng rating results. Locally? I don't think so. Then, malayo po. Malayo. Kasi ang taas ng approval rating ng mga official natin. Isi lang tayo. Even the Supreme Court Justice. There are no compelling reasons for a massive negative operation against the president or against the administration. There are bits and pieces. Naalala nyo, yung publicus survey, ang sinurvey po nun, anti-administration at saka pro-administration survey. Hindi po sa trust and approval rating. Yeah. Ano? Kung bumaba yung mga pro-administration, kung lumipat sa ano? At naging anti-administration, pero hindi nakita doon na lumipat sa opposition. Hindi nakita doon. Hindi show here, no? Doon sa publicus. Undecided. Dumami yung undecided. Ha? Undecided. And saka yung disapproval, that doesn't mean na lumipat ka na. Hindi na measure dito yun. Minesure yun doon sa publicus. No. Yung anti-pro-administration at anti-administration. Yung pro-administration na naging anti, hindi ibig sabihin lumipat na opposition. Hindi ganun. Yan po ang... Medyo na ano lang sila doon sa ibang gawain. Oo. O hindi nangyari. Hindi. Yung mga ganun. Yun nga, nagtaasan ng bilihin, everything, mga ganyan. Medyo mabigat. By the way, across the social classes. Paring Joel. Yeah. Yes. We want to express our condolences to the family of Congressman Mayor Ed Hagedorn. Ng Palawan. Ano nangyari ba? Namatay na eh. Siya. May edad na rin si Mayor Congress. Mayor Congress. Matagal ho naging mayor ng Puerto Princesa. Oo. Yes. At a very effective mayor. Nakikiramay kami. Very colorful, in fact. Ganda yung kwento niya. Very colorful. Na-based kami na host niyan eh, sa Puerto Princesa at sa ano. Press conference, sabi niya. Ako, masisiguro ko, walang wetting sa Puerto Persia. Yun ang kanya. Sabi ko sa kanya, bakit naman? Ako yung nagpapawetting, tinigil ko na eh. Aba, ilang taon na ba, if I may ask? Siguro mga 70-something. Kasi larger than life din yung... Almost, pushing 80. Oh, mga... Larger than life. Malapit na bitin na... Pushing 80. Oh yes, mga towards 80 na yan. Pushing 80. So yung sincere condolence. Ngayon, isa pa pong hindi na-report. Eh, yung trust rating. Malaki din yung trust. Malakas. Maaaring hindi ka nag-approve ngayon. Sa ginagawa, sa performance, o yung trabaho. Yung approval kasi related dyan sa work. Work. Sa trabaho ginagawa ng presidente o vice president. Yung trust po, kumbaga, as a person, may tiwala. May tiwala ka pa ba? Oo. Ang trust po, big. Kay President Marcos, 71%. Oh. Okay? Siya, mataas siya. Si Sara, 75. Statistically, medyo pareho. Si Sibiri, 49. Mm-hmm. Speaker, 38. Mm. Si Supreme Court Justice, 33. Pero ang malaki po, undecided, kila Speaker, kila Sibiri, at saka kay Gizmundo, at saka kay Speaker. Maliit din ang walang tiwala sa kanila. 14% lang kay Speaker. 14%, ibig sabihin, yun yung wala ka nang kapag-asang. Wala. Huwag mo nang kunin yun. Huwag ka na magpolis doon. Ang liit nun! Maliit yun. Huwag na. Kay President Marcos, 6% lang. Iyan ba naman, ano mo pa? Kay Sara, 5%. Mataas nga yung kay Supreme Court Justice, 20%. Pero ito po yung dahilan niyan para sa akin. Okay. In terms of awareness, hindi masyadong... Ang baba... Oh, na awareness. Wala ka naririnig sa Chief Justice for a good reason. Oh, of course. Hindi sila laman ng media. Yeah.
Okay? Yung Supreme Court. Ang awareness niya po ay nasa 70% lang. Mm-hmm. Ang awareness ng presidente among the the citizens, 100%. Dapat lang. Dapat lang yon. pag hindi ka aware sa presidente, medyo lumipat ka na ng bayan. Doon ka na sa, medyo punta ka sa ano, saan ka ba pwede pumunta? Nepal. Nepal. Eh wala nang balita, umabot ba? Wala kang balita. Tibet. Yan. Yan. Medyo mabigat-bigat ka. O Ukraine. Lalong walang balita ron. Dahil may exodus out of Ukraine. Eh. Yan hong rating na yan, kailangan tinitignan nyo, kinukumpara nyo, comparative. Yes. Sa ngayon at nung nakaraan. Hindi pwedeng titignan lang yung ngayon. Mm. Kagaya nga ng nireport ng mga dyaryo. Kung ano lang yung ngayon at sinabi lang bumagsak, umasa sa press release ng Pulse Asia. Yes. Therefore, ang kailangan gawin natin, tignan nyo yung original. Kumbaga, anong laman yan at analyzing nyo doon? Is the president in danger of political upheaval? Ang layo. Malayo. Is the country in danger of a political upheaval? Malayo rin. Unang-una, nakikita natin, ang mga tao busy making a living. Yes. Dahil sa hirap. Ang kailangan nga ma-survey yan na... May panahon ka pa ba? Oo. How many hours do you spend? Sa West Philippine Sea. Yan. Sinasabi West Philippine Sea ang issue, hindi ho? Hindi, ang layo. Nasa bituka ang issue ngayon. As a matter of fact, di ba yung original, tinignan natin June yata yun. Yung mga issues, nasa kulelat yung West Philippine Sea. Medyo kulelat. Una-una po yung ano, presyo ng bilihin. Inflation, trabaho. Yan, yung sahod. Yan ang mga pinag-uusapan. Malapit sa bituka. Pero 8:31 ng umaga, babalik ang karambola sa Aliw 23. 8:31 ng umaga. Balikan natin ang ating mga karambolista at ang programa Karambola sa DWIZ. Balik tayo sa karambola ngayong October 3, Martes. Ako pa rin po si Conrad Banal. Kasama natin si Paring Jonat at si Paring Joel, si Attorney Trixie Cruz. Angeles! Oh! Angeles! Ay! Nasa? Bagyo ba? Nasa Benguet. Nagla-landslide doon ulit. Oh, okay, kapag paulan, ganun. Ano ba pwede iuwi, Galis? Bukod sa marami vegetables. Paiwan ko lang, kapanahunan ngayon. Strawberry, hindi season. May season pa ba ang strawberry? Wala na. May strawberry. All year round. Oo. Punta ka doon sa ano? Sa Good Shepherd. Good Shepherd, the usual. Huwag na. Naman. Baguio Country Club, yung ano? Yung tinapay. Tinapay. Raisin Bread. Huwag na. Masarap doon. Gusto yung Luganisang Baguio. Bumili. Hindi ko type yung Luganisang Baguio. Ay, meron. Maricado yun, pare. Garlicky yun. Kung nakikinig ka man, attorney. Kung ikaw ay hindi pa nagsasawa. Sa kabusugan. Madala namang cooler, attorney. By the way, sinship. Ay, salamat. Maraming salamat to. Dumami ang troll natin. Pinatataas nyo ang aming engagement. Thank you very much. Thank you very much. Keep it up. By the way, sincere condolences sa pamilya ni Ma'am Didi Sitangko. Dahil she passed away na rin. Ganon? Didi. Wow. Nasa Heritage Park siya. Ano ho yan? Institution lifestyle writer ng Manila Bulletin. Tapos naging secretary. Spokesperson ng Cory. Tita Cory. Ako naalala ko talaga dahil si Tita Didi, inaalalayan ako niya na nasa Manila Water ako kasi meron silang forum sa Philippine Village. Yes. Hotel. Lagi kami hino-host niya. Lady in Media. Sila Julie Abdasa, ganun. Yeah. And yun, siya nagpipreside doon. Yan, nasa Manila Water. Pwede ba kitang tanongin ng isang medyo sensitive? Natanong mo. Okay, sige. Kung ikaw ang image handler ng halimbawa, administrasyon. At this point. Alam mo, merong ganitong istorya ang lalabas. Actually, in advance, makukuha mo na yung resulta nito. Anong pwede mong gawin?
one of the things to soften the kumbaga, well, the blow, the one, blow. Eh, ito yung mga troll ang sinasabi, eh talaga well, what kasi lang ginawa, one thing na dapat huwag mong gawin ay nakaupo ka lang sa Malacanang, nakaupo ka sa kamay mo at nakatunga nga ka, minanunood mo lang yung nangyayari. Independent. Because you are not serving your boswelo. At the very least, diba, come up with ano na yung ano yung analysis dito para ma-deflect man lang. Deflect attack, ano, deflect defend attack ng konti. Gusto mo? Yan. Ganyan ang mga labanan dyan. Oh. And okay, deflect. Eh, mahirap yung deflect. Oh. Kasi totoo survey. Mayroon naman ano eh. Yung ginagawa hindi naman negatibo lahat yun eh. Ang ginagawa ko pa rin, Conrad, 66 or 70, is nothing but, ano, globally, ganito. Globally, ganito ang mga sitwasyon. Compare nyo sa ibang bayan. Although yung ating mga troll dito, eh, sinasabi, patapos na raw. End of the world. On its last legs. Ayan, mga ganon. Ito eh, oh. May nababasa. Parang kulto ito ah. Malaki daw ang ibinaba. Oo nga, malaki ang ibinaba. Pero mataas pa rin. Nasa 60, nasa 70 si Kasara. Nasa 60, mataas ho yun. Yung 65, 60? Pero dapat kasi, ito, I'm a believer in this. Dapat yung administration maglabas ng balita naman. Yung PCO. Ganito ang ginagawa. Ganito ang ginagawa ng presidente. Yung Office of the Vice President, sasabihin din, ito ang ginagawa nila ng Vice President. Okay? Ano ba ang ginagawa ng presidente? Eh, yung problema nga, wala tayo naririnig. Wala. Okay? Pera na lang kung pagagalitan niya yung mga cabinet. Okay? O may mga measure na isusubo sa kanya. Okay? So, na ipapaintindi. Na kailangan paintindi dapat ka. Dapat ipaintindi mo sa tao eh. Bakit mo ginagawa ito? Ano yung rason kung bakit? Oh, ganito. That some of the programs hindi overnight ang resulta niyan. At ito na ang roadmap. Ito. Mga ganung bagay. Diba? Hindi pwedeng hanggang RCEP wala yun. Wala. Ha? Hindi pwede yun. Hindi pwede. Hanggang RCEP pwede. Lang. Meron na namang pakawala si Chalex. May mga pakawala. May pakawala si Chalex. Oh, baka hindi nyo napapakawala. Pansin. Tungkol daw sa ano sa investments. Ayan. Hindi raw natitinag ang mga investors. Hindi, yung nangangako. Yung mga pledgers. Yung mga nangangako mag-invest dito. Oo. Hindi sila natitinag. Hindi na raw natitinag. Yan ang sabi ni yan ang press release ni Chalex. Alam mo, Chalex, huwag ka nang pupunta sa palengke. Baka mabato ka ng itlog na 15 piso ng halaga, di ba? Mahirap. Wag. Investor confidence in the Philippines, solid. Despite first quarter, despite the drop in foreign direct investment. Pare, bumagsak ang foreign direct investment. And yet, ang conclusion ni Chalex, hindi na, solid pa rin. Solid pa rin. Para bumagsak. Oo. Wag nang ganon eh. Ano yan eh. Bola na ho yun eh. Mahalata ka eh. Para kang ano eh, ipagbabawal mo ang voluntary contribution yan. First semester po ng 2023. Napakalaki ng drop. So, 20%. Malaki yun. Foreign direct investment? Medyo mabigat yun. Napakaliit na nga ng ating foreign direct investment. Bumaba pa. So, dati po, mahigit 4 billion and everything. Compared to other countries, like Singapore, Malaysia. Or even Vietnam. Nagwa 100 dyan. Or even Vietnam. Nagwa 100 dyan. Tayo 4 billion plus. Eh, bumagsak pa ng 20%. Oh, mabigat na yun. So, ang sabi ni Chalexo, solid pa rin. Wag na. Do not come out with those kind of statements na kakasiyan sa administration yan. Anyway, tinatanong mo yung kunwari sa PCO. Halimbawa, ang akin eh, dapat if I were them, di ba, yung bang ikutin nyo na, malayo pa lang, yung mga iba-ibang department, ano ba yung mga na-adjust natin ano dyan? Ano pang ginagawa nyo? Tourism, DNR, sa ito, yung build, parang ano, para meron kang playbook baga, na ilalabas mo. Na at any given time. Ang dahilan daw ho kung bakit ayaw pumunta rito, yung foreign direct investments, kasi mataas ang inflation at interest rates dito sa atin. Ba, sa buong mundo, mataas ang lahat. Eh, bakit nagpupunta sila doon sa ibang bayan?
Bakit sa atin hindi? Baka kailangan tignan din natin. Oo, hindi lang yung mga dati nang himasin. Ibig sabihin, hindi lang ho tayo apektado niyan. Ang tinatamaan nitong inflation at saka high interest rates. All over the world, that's the problem. Yung mga cabinet secretary natin, gusto sa Europe pumupunta yun. Kaya sa US, doon naghahanap. Kaya sila nasisira. Hindi tumingin dito sa paligid. Diyan yung ano, makita. Ikaw naman, sarap ata sa Europe. Sa bagay. Kakain ka ng kalsyon sa ano. It's the most visited continent. Record-breaking. Ang tourism arrival. Ang tourism arrival ng Europe. Record-breaking. Yung revenge travel. Doon pumunta. Sa Europe na punta. Sila pumunta. Oh. Okay. Ikaw naman parang Joel ka Killjoy ko KJ. Hindi kasi tinatawag na ano to eh. Ina-analysis daw niya yung representative metric. Bigat nun pare. Parang science. Parang absent ata ako na tinuro ito. Science-based yan. Science representative based. Metric. Parang yan yung science-based scenario. Okay. Representative metric, ha? Representative metric. Ano ibig sabihin nun? Nung performance daw ng investment, yeah, makikita mo dyan sa representative metric. Depende pa, alam mo, yan ang gusto kong malaman din sa kanila. Ano, saan pumunta yung foreign direct investment? Dapat ba yan? Hindi lang yon. Dito mismo. Dito sa anong sektor ang pinuntaan yan? Noong mga 3.9 na yung billion 3.9 na billion. Nagpunta rito. Baka real estate lang yan. Oo nga. Hindi, tsaka... ano ito, yung small machinery, ano yun yung pinag-usapan na wala nun eh, no? Ano yun? Small machinery, small processing. Bakit naman ang laking i-invest ng foreign sa real estate, hindi naman sila pwedeng bumili ng lupa rito? Hindi, pwede silang bumili ng floors of condominium. Condominiums, hindi yung landed. Hindi yung land. Baka kusang galing yung foreign investments muna. Ayun. Yan. Maganda yan. Maganda. Alam na. Kung galing sa Japan yan, sigurado manufacturing. Manufacturing. Yan. Oo. O assembly diba? Man lang. Kung galing sa Singapore, trading yan. Yan. Sigurado trading lang kasi ang ano dyan. Pero, at saka ilan doon ang dumaan sa DTI. So effective ba yung programa nyo? Meaning, rumekta na sila sa private sector partner. May kausap na sila from the very start. Kumbaga, halimbawa yung tren, yung subway sa Makati, hindi naman dumaan ng DTI yan. Diretso na yan sa government ng Makati. LG yan. At saka, so effective ba yung ginagawa ng DTI dyan sa foreign direct? At saka yung yung pagbili ng shares ng Ayala, for example, ano lang yun? Nandun na sila They were ready there. Tapos yung pag-increase. Dinagdagan lang kamo. Dinagdagan lang nila yung participation nila. Yung RCBC, nag-invest ang yung partner nila na Japanese. Dinagdagan din? Dinagdagan din. Yan. Okay. So what? What are you talking about foreign direct investment? Well, the real problem po, pag ganyan direct investments ang pinag-uusapan, yung behavior ng peso-dollar rate. Kapag natatalo ang peso against the dollar, marami kasi nagtatanong ngayon, bakit natatalo ang peso against the dollar? Kasi po, ang dollar lumalakas. Okay? Ibang mga tanong din, bakit bumababa ang Japanese yen against the dollar? Siyempre. pinapalakas talaga ng Amerika yung kanila. Talagang tinig. Kaya nga ngayon yung China at saka mga iba, they're... De-dollarization. Meron silang ganun. May move sila na... Huwag silang naka... Kasama dyan ang mga Middle East countries. Kasi yung peso-dollar rate, nasa ano ba kayo? 57? Mga ganun. Merong... ang apektado dyan. Ang mga OFW, tataas in terms of pesos, yung kanila pinapadala dito. Pag pinalit ng kanila mga kamag-anak dito, mas maraming makukuhang peso. Okay. Kasi tumaas ang palitan eh. Hindi ba? Pero may effect din yan. Kasi yung mabibili ng peso mo, kokonte. Ibig sabihin eh, mababawasan. Dahil inflationary po yung pagtaas ng mong peso. Against the dollar, why? Why did I say that? Kasi import dependent ang Pilipinas economy. Di ba?
So pag tumataas ang palitan ng piso, apektado yung mga importation na yan. Tataas ang presyo niyan. Dahil lahat, ini-import natin, oil, tin can, kahon, pati kahon. Packaging. Okay. Ang masaklap yung pagkain yung ini-import natin. Eh. Yun ang tapos yung ano? Tataas din yan. Tataas din yan. Pagkatapos yung mga ginagamit para sa logistics. Okay. Imported. Truck. Mga ganun. Cold storage. Imported that. Imported yung mga ganun. Ba't hindi tayo makadevelop ng industry dyan? We have the know-how. Dapat nga kinakalkal na mabuti yung mga nandiyan sa DOST. Mm-hmm. Imagine natin ano from science research etc to commercialization. Mm-hmm. Pwedeng gawin 'yun. Yung mga na-invento ano no. Doon ka mag-ayos, boss, Chalex. Mag-ano ka ng investor para ito yung mga investment. I-match mo sila. Ito yung mga ito yung mga na-research namin, maayos ito. Why don't you try to work it out? Mm-hmm. 'Di ba? Uh-huh. Come out with something. Mm-hmm. Okay. Yan isang project 'yun na malaki. Mm-hmm. They can make us pumunta ako minsan dyan sa DOST, ang dami nilang researches at saka ang dami nilang ready for commercialization. Oo. Yun lang, gamitin lang for commercial application. Mm. Mamaya, kinuha lang yan ng mga foreigners, din natapos tayo. Patent noon. Okay. Ang atin daw po ekonomiya, sabi ng World Bank, by next year, ang expectation growth ay 5.8. In this stage of our economic development, medyo mababa. Mababa yun. Kasi ine-expect nila, nandun na tayo sa ano ko eh. Meron sila sa tinatawag na sweet spot. Yes. Diyan, okay? Yung sweet spot, ibig sabihin nun, all the factors, nagkasama-sama na malaking push. Kaya ho, ang laki ng tiwala, confidence sa Philippines. Mm. Na aangat na talaga. Oh, lalarga na tayo. Sinasabi nila magdo-double digit growth tayo. Mm. So yung 5.8% ho, medyo, kahit kumpara mo sa ibang bayan, dito nga sa lugar natin, pinakamataas yan. Mm. Yung forecast na yan. Pero kumpara mo sa ibang bayan, pero kumpara mo doon sa situation, kapag tinignan mo yung situation natin, medyo mahina yan. Mm. And that's because of what's happening all over the world. Okay? Kung hindi nga tayo nandun sa sweet spot, baka nasa 2% lang yan. Baka nang negative pa yan. Pwede mangyari yun. Talagang pwede mangyari yun. At saka yung mga ibang bayan natin, halimbawa, mga 4%, 3% or even 5% sila, ang taas na ng kanilang build-up eh. Uh-huh. They're coming from a very high level na eh. Tayo, 5% coming from a very low level. Medyo mahina yun. Ang analysis ng World Bank, malaki raw ang epekto nung slowdown sa China. Ang domestic consumption ho kasi sa China, nakita na yan, nabalita na yan, matagal na pinag-uusapan yan, medyo humina, naging matamlay. Mm. Alam naman natin, maraming binibili sa atin ng China. At saka sa mga kapitbahay niya. Therefore, ang mga economy dito sa ASEAN, maapektado niya ang nangyayari sa China. Yung domestic, sabi nga nila, slowdown. As a matter of fact, meron akong nabasa tungkol dyan sa China. Okay. Ang isang iniisip ng leadership, para lang hindi na sila masyadong nabubugbog or whatever it is na talagang they will just close their economy and they can do away with the world. Tama, pwede rin. Kasi ang laki ng kanila ekonomi eh. Internally, kaya na nilang i-sustain yan eh. But they cannot consume everything they produce. They cannot. That is their problem. Ang dami mong production. Ang dami mong production eh. Kaya nga, matumal ang consumption nila. You have to export. Mm-hmm. So, i-redirect mo yung mga, yung inyong production. Mm. From export to domestic need. Ano ba mga domestic needs nila? Mm-hmm. Siyempre, housing. Kasi po, malaking portion pa rin ng China ang hindi urbanized. Yes. Okay. Okay, malaking portion pa rin nandun sa mga hinterlands. Yung mga nasa rural. Talawigan, no? To urbanize, yan ang goal kasi. Di ba? Ma-urbanize.
makasali sa mainstream economic. Mm. Kailangan i-redirect mo yung iyong production. Yung production nila geared towards exports. Mm. Yung hanyang housing market, nagkakaroon ng bubble. May bubble. Yan ang problema nila. Bubble. Sobrang bilis kasi magtayo. Nag-overheat. Nag-overheat sila. Dahil dati na lang problema. Pero meron isa pa pong factor, economic factor, dito sa lugar natin. Kasi, yung weather events. Nandiyan na yung climate change. Siyempre, nakita natin, lumalala ang mga weather conditions. Mukha ngayon, October, tatlong bagyo. Isipin mo yun, bihirang-bihira ako mga October na tayo. Na tatlong bagyo. Tsaka maulan pa yung habagat. By October dati, sarap na mag-golf. Dahil palamig na ang panahon. At wala na ulan. Ngayon, hindi na ganun. Extreme weather events. Yan po ang nakikita ng World Bank. Ang sinasabi nila, isa pa yan na kailangan bantayan dito sa lugar natin. And especially the Philippines. No. Tayo ang tagasalo ng bagyo na nanggagaling sa Pacific. Di ba? Tayo yung unang... tayo yung suki. Dala na lahat ng climate change. Tayo yung suki ng mga... Yung food production natin, dyan ang... You know, I was watching last night, by some work, nanonood ako ng Netflix. Tapos meron silang series doon, yung kimchi sa Korea. Kasi ako mahilig ako sa kimchi. Napakalaking industry pala sa kanila. Pero apektado rin sila ng climate change. They produce 15 tons of kimchi. Hindi, climate change. Kasi ano eh... Kunti ang production. Oo, production. Pero ang Korea produce. Naman... na sold nila yung through storage ano storage facilities at saka yung logistics nila and by the way para export pa yung hinayupak na kimchi na yun nakabuti alam mo ba sabi, alam mo grabe ba, pala industry nito yung mayroong isang Korean investor na nag-lease ng 500 hectares ng Iwahig Penal Colony for cabbage yung ano for cabbage kasi nga kulang sila export nila sa all of their production exported. Ba, oo. Pare. Exported to Korea. To Korea. Malakas pala kumain ngayon, ng cabbage. Oo. De, ngayon, ang sinasabi ko sa kanila, dito lang kayo mag-ano ng kimchi. Mag-process na kayo dito. Mapaprocess dito. I-export nyo na na... Na kimchi pero important, na. Import mo yung cabbage. Pareho rin ang pamasahin nun. E low value. Kasi, pero pareho lang ang pamasahin. Kasi ka nakikita kung paano lang minimix eh. Ano na rin eh? Industrial assembly na rin eh. Industrial talaga sa dami ng... Sa dami. Hindi nagainong dati nung panahon nila na yung patatanda nagaano nilalagay sa jar. Hindi na ganun na ano so... Yung mga ganyan agribusiness. Maganda yan. Okay. Bakit Korea pa? Bakit hindi tayong gumawa? Resizing. Hindi, yun nga sabi mo. Joint venture. Pumunta sila dito sa Iwahig ka mo. Iwahig sila nag... Doon sila nag... Alam mo ba na... Cabbage, hindi po masaya lang itanim yan. Oo. Hindi masaya lang itanim talaga yan. Meron din akong kaibigan na ang ano naman nila, yung saluyot. Yung ano, sa okra. Okra. Japan naman yun. That's another thing. Japan, Korea, mahilig sila sa mga salad. Saluyot okra sa... Yun, mahilig sila sa mga salad. Pati yung cucumber at... Yeah, mga ganun. Yan, mahilig sila sa ganun eh. Hindi, tsaka yan mga yan kasi pag winter, wala na sila. Wala na sila nun. Kaya, alam mo, ginagawa yung willing okra, ginagawang parang chips. Yes, yes, meron ganun. Okra chips. Okra chips. Very healthy. So, yan ang... So, ang ano dyan, production ng okra, tapos yung packaging. Yeah. Doon ang kailangan ng investor. Di ba may kinwento kayong Chinese investor gusto dito? Oo. Yan na nga sinasabi natin kay Chalex. Imbis na kung ano-ano pinagsasabi mo dyan. Abukad. Yeah. Abukado, mag-export tayo sa... Korea. Marunong ba kumain ng abukado, mga... Ang alam ko, mga Meksikano. Malakas ang abukado. Baka nga... Guacamole, mga ganyan. Baka mga Meksikano, Mexico mismo nag-export ng abukado dyan sa Korea. Talo tayo noon. Dahil plantation sila doon eh. Meron pa tayong plantation ng abukado rito. Hindi, may free trade tayo eh. Ayun na. Kasi babalik pupunta rito, Korean cars. Versus abukado. Okay. Papalitan natin abukado. Cars. Cars, abukado. Ilang kaya ilang milyong abukado kaya bago isang parang, Kia? Bago isang Kia. Unang-una. Ang laki nung imbalance, ano? Gusto rin natin ang abukado. Ako gusto ko ng abukado. Hindi ba natin kailangan ng abukado rito? Kailangan natin ibenta pa doon.
Ibig sabihin niya, pag nagpunta ng export sa abogado, magmamahal ang abogado rito sa Pilipinas. Ganon din ang nangyari sa prawns. Ano ba? kaka-export ng prawns. Ang prawns dito, eh, what? 800 per kilo? Ano ba nakakita? Maliliit pa yun. Yan ang mga tinitignan dapat na mga workout eh. Okay. So, pagdating ho sa pagkain, ang mga kailangan gawin talaga, ma-modernize yung ating agriculture. Yes. Ibig sabihin niyan, hindi lang yung planting technique, harvest technique, everything. Yung post-harvest, mas pinaka-important. Malaki yun, malaking bagay yun. Yung warehousing niya. Warehousing. Cold storage. Cold storage. Cold storage. Kaya, well, na-chichismis over the weekend, na meron na raw agriculture secretary. Secretary, oo. Oh. Oo, nga pala. Na, which was denied mm. by the PCO, Presidential Communications Office ba yun? Tawag doon. Yes. PCO. And ang pinag-uusapan doon. Kala ko Presidential Complacent Office. Ang pinag-uusapan doon ay si Kiko. Francisco Kiko Laurel Jr. Ito yung anak ng Pravel. 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 O, yan po yung Pravel. Kaning yan. Tuna kaning. Malaking dyan sila sumika. Fishing group yan. Tuna kaning yan. At export-oriented dyan. Yes. Very export-oriented. Eh, na-chismis yan. Mm. Pero, denied. Marami nagsasabi. Si Holmes, sabi niya, baka panahon na para ilipat ng presidente. Kasi mukhang yan ang tumatama sa kanya, sa kanyang... approval rating. Pagbaba ng rating. Sa rating. Hindi. General dissatisfaction po ng population. There is a... anong tawag doon? Kaya lahat sila bumagsak. Pati Supreme Court. Oh. Ano ba malay na Supreme Court Justice? Sa rights? Eh basta. Sabi ng mga taong bayan, sawa-sawa na kami. Nahihirapan kami. Ganon. Hirap kami, kayo tatamaan. Hirap kami at wala kami nakikita sa inyo. Parang ganon eh. Ganon. Tama yun. Kaya hindi ho pwedeng sabihin ituturo mo lang na yung rice. So, yung rice at saka yung kailangan ibitawan ng agriculture. Oo. Para bang solve na problema, hindi ganoon. Hindi ganoon. Marami ho. Parang meron kang gustong puntirihin pag ganoon ang ginagawa. Naka-focus ka sa agriculture. Sa agriculture. Meron kang bakit 'yan yung bakit 'yan ang pino-focus? Ewan ko lang. Baka meron kang ibang gustong sabihin. Anong gusto mo sabihin? Yun ang tarif po. Pwede bang maintainin nyo? Pwede bang ibaba na ang tarif? Ayan. Business. Pinag-uusapan. Oh! Kumakaway na. 9 o'clock engineer, ng umaga. Babalik ang karambola sa Aliw 23. Karambola! Sa DWIZ.